Contribution hike ng Pag-ibig Fund, atin namang pag-uusapan kasama si Alexander Hilario Alex Aguilar, ang Deputy Chief Executive Officer ng Member Services Cluster ng Pag-ibig Fund. Sir Alex, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Good afternoon po, Ms. Tinia. Good afternoon sa mga nakikinig sa inyo. Okay, diretsyohin na po namin kayo dahil magkakaroon nga po ng 100% na pagtaas sa contribution ng Pag-ibig Fund simula ngayong Pebrero. Ano po ang kaakibat o dagdag benepisyo nito sa mga miyembro ng Pag-ibig? Ma'am Ninia, dodoble po lahat. Lahat po ng benepisyo ng ating mga miyembro sa Pag-ibig ay dodoble. Ang kanilang maturity benefit, yung kanilang ipon ng 20 years, dodoble po. Mula po sa 87,000 ngayon, magiging 174,000 po yan. Ay yung kanilang mga cash loans, yung multipurpose loans po na tinatawag natin, halimbawa on the average is 22,000, magiging 44,000 po ang maaring mahiram nila. So in the long run, mas maganda po ito para sa mga miyembro natin. Pangalawa, yung 38 billion na karagdagan na ma-accumulate natin sa increase na ito ay magpapalakas ng doble sa Pag-ibig Fund sa kanyang kakayahan na magpahiram ng pabahay, pautang sa pabahay sa kanyang mga miyembro. Alam mo, in the last 5 years, Ma'am Ninia, patuloy po ang pagtaas ng dami ng humihiram sa Pag-ibig Fund. Kaya itong karagdagang pondo po ito, mapapanitili po natin ang mababang interest sa pautang po sa housing loans ng ating mga mahal na miyembro. Sir Alex, dahil napag-usapan po ang benepisyo para sa mga Pag-ibig Fund, Pag-ibig members, ano po itong bagong loan facility na inyong ilulunsad sa mga susunod na buwan? Maaari po ba kaming humingi ng detalye ukol dito? Okay. Kasama po dito sa ating mga binabalak na ilunsad nitong taon na ito ay yung ating tinatawag na quick loan. Yung quick loan po, ang aming pong vision dyan ay mabilis na paraan para ma-access ng ating mga miyembro yung kanilang short-term loans. Halimbawa, sa pamamagitan po ng kanilang mga mobile phones ay may fa-file nila ang kanilang loan application at within the hour ay maluload po sa kanilang mga, halimbawa sa kanilang mga loyalty cards, sa kanilang cash cards, o di naman kaya ay sa GCash yung kanilang hiniram na pondo. Maaari po itong magkahalaga na 5,000, 10,000, o 15,000. Maliliit po ng mga amounts na gagamitin po ng ating mga miyembro sa kanilang mga emergency needs. Tinitingnan din po natin yung pag-roll out natin ng ating Health and Education Loan Program na kung saan magagamit po ng ating mga miyembro ang kanilang ipon sa Pag-ibig para pangbayad sa tuition fees o kaya sa mga emergency medical needs. Yan po yung dalawang programa na ating hinahanda para po sa ating mga miyembro nitong 2024. Follow-up lang, sir, dahil nabanggit niyo po yung e-wallet na magagamit po. Ano, paano po naman kaya ma-ensure na hindi po magiging biktima ng scam or hindi siya... Ano pong safeguard measures meron po kayo para... Kasi kung marami kayong members, tapos lahat nandun sa gumagamit ng e-wallet na to, paano po sila mapoprotektahan para hindi naman po sila maging biktima ng scamming? Okay, unang-una ito ay para lamang sa mga miyembro natin. So nasa atin po ang database ng ating mga miyembro, ang kanilang mga information na kinakailangan natin katulad ng mga cellphone numbers, email addresses, at meron po tayong biometrics. So sa pamamagitan po nito mga data na nasa atin ay maiiwasan po natin na ma-scam po yung ating programa. Okay. Punta naman po tayo tungkol sa paano po naman matutulungan itong pagtaas sa savings rate ng Pag-ibig Fund para sa inyong ahensya. Okay. Katulad po na nabanggit ko kanina, yung 38 billion po na karagdagang pondong ma-accumulate natin, ito po ay ibubuhos natin sa housing loans. Alam naman po natin na isang flagship program po ng ating mahal na Pangulo ang tinatawag nating 4PH o kaya yung Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino Program. Inaasahan po natin na pag nakatayo na po yung mga condominiums, yung mga high-rise housing facilities, ay tataas po ang bilang ng mga miyembro natin na hihiram sa Pag-ibig pangbili po sa mga units na may itatayo natin.
Kasama rin din po ang mga halimbawa, yung mga pinapahiram po natin sa mga developers para maitayo yung mga buildings. So ito pong 38 billion at mga susunod pang pondo ay malaki po ang may tutulong para sa sa katuparan po yung mga proyekto na iyon. Sir Alex, pwede niyo po ba kaming bigyan ng halimbawa ng computation mula sa bagong monthly savings rate upon reaching the member's maturity? Magkano na po ang matatanggap ng miyembro ngayon? Yung pinaka-basic lang po. Okay, yung 20-year maturity, katulad po na nabanggit ko, from 80,000, 86,000, magiging 174,000 po yan. Yan po yung minimum. Ang ating po mga miyembro ay maaari ring magtaas ng kanilang monthly contributions. On top of the 200, pwede nilang gawin halimbawa na 400 o 600. Ito ay tatapatan ng mga employers ng 200. Ano? So, dyan, sa pamamagitan po niya, plus kikita po yan ng dividendo, halos nag-triple po yung contribution, yung iniipon ng ating mga miyembro. So, maganda po ito. Hindi lamang doble ang kita po ng ating mga miyembro. Okay. Bukod naman po sa implementasyon ng bagong savings rate at sa mga nabanggit po ninyo, ano pa po ang mga programa ng pag-ibig na inyong ipapatupad ngayong taon na dapat pong abangan ng ating mga miyembro? Well, katulad po ng mga binanggit na natin, ano, yung mga nakaraang programa natin, patuloy po nating palalakasin yan. Halimbawa, yung ating cash loans, yung multipurpose loan, yung calamity loans. Dahil na rin po sa pagkalima sa utos ng ating Pangulo na gawing online o digitalize lahat ng operations, yan po ay maaari nang magawa sa ating virtual pag-ibig app. Kaya po inaanyayahan po namin lahat po ng mga miyembro natin na mag-download ng ating app upang doon na lang po sila mag-transact sa pag-ibig. Di na po kailangan pumunta sa mga branches natin. May technical problems Sir, no? Babalikan natin si Sir mamaya kapag maayos na yung kanyang linya. At marami pa tayong gustong itanong eh, dahil overdue na rin yung increase sa contribution. Yes. So, dapat malaman to ng marami pang Pilipino na ikaw ba... regular contributor ka na ba ng pag-ibig? Siyempre naman, partner. So, magandang malaman nila yung mga advantages of being a pag-ibig member and yung reason for the increase dahil madodoble rin naman lahat ng benefits sa inyo. Saka yun nga, sabi nila, long overdue na yung increase na yan. So, dapat na talagang... Kasi kailan pa ba yung 100 na contribution? Ilang years na. So, mas maganda, mas mataas, mas maraming maiipon. Andiyan na ba si Sir ulit? Ayan. Okay. Sir, ito po pinag-uusapan lang namin na long overdue na po itong increase sa contribution ng pag-ibig. Sino-sino po yung mga stakeholders na sumuporta sa hakbang na ito na nais niyong pasalamatan? Oy, unang-una nais po na nabanggit niyo, for decades po ito in the making. So, nandyan po yung Trade Union Congress of the Philippines. Kay Deputy Speaker Raymond Mendoza, maraming salamat sa suporta niya. Sa Federation of Free Workers po, Philippine Government Employees Association, at yung kaibigan, kakampi, yung mga OFW communities po, nagsuporta po dito. At lalong-lalo na po sa Employers Confederation of the Philippines na naging bukas po ang kanilang paningin dito sa ating adjustment sa rate ng contributions. Alam niyo po, ang kikita po talaga dito ay yung mga, ang mabibiyayaan dito yung mga manggagawa po. Pero sa employers, ito po isang expense para sa kanila. Ngunit hindi po sila nagdalawang isip na ibigay ito sa kanila mga empleyado. Kaya maraming salamat po sa kanila. Sir, may isang tanong lang ako. Para dun sa mga delinquenting members na hindi po regular nakakapagbayad, kasi may, kunyari po, naging freelance siya, nag-work siya dati sa isang kumpanya, meron siyang contribution, nag-freelance siya, hindi niya natuloy-tuloy yung kanyang contribution. Ano po yung pwedeng gawin? Magiging ano pa po siya? Eligible pa rin po ba siya sa paglo-loan? Or pwede po bang bayaran yung mga hindi niya na-contribute yung mga nakaraang buwan? Parang ganun. Okay, maganda po sa pag-ibig system. Halimbawa, ikaw ay nawalan ng trabaho, ikaw ay temporarily na layoff. Hindi kasi singilin doon sa mga na mismo na mga savings, ano. Ang gagawin mo lang, itutuloy mo lang, mag-update ka lang ng isang buwan at tuloy-tuloy mo ng bayaran. So, yun lang po, wala pong penalty siyang matatanggap. Mm. Okay. Paano po kung naging ano siya, self-employed? At hindi niya nagawa, for example, hindi sa nawalan siya ng trabaho, pero nagpalit ng trabaho at hindi na naasikaso ang pag-ibig.
At gusto niyang bumalik. Itutuloy niya lang po yung kanyang mga hulog. Kung gusto niyo pong balikan yung mga nakaligtaan niyang bayaran, pwede rin po yun. Mas maganda po yun. Yun po ang ina-advise natin. Pero hindi po siya mape-penalize doon. Ang gagawin niya lang ay itutuloy niya forward yung kanyang savings. At yan, napakadali na po yan. Pwede na pong gawin online yan. Pwede po siya mag-save sa mga remittance partners po ng Pag-ibig na nakalista po sa ating website. Paano po kung mga first time naman, let's say may mga employer, meron silang kasambahay or mga ibang mga empleyado na gusto nilang finally ipasok sa Pag-ibig, kasi minsan ang mga complaints, nahihirapan daw sila, hassle, no? Paano po natin gagawin ito para mabigyan naman finally? Minsan gusto naman talagang bigyan. Ayaw lang po nila ng red tape kasi. Apo. Mabilis na po ang registration. Karamihan po ng ahensya ng ating pamahalaan nag-adapt na po ng mga digital na pamamaraan. Namumuna po dyan ang Pag-ibig. Hindi na po nila kailangan magpunta sa branches kung wala silang oras. Pwede pong gawin nila yung registration sa pamamagitan ng ating mga virtual applications. Well, kung makakaraan po sila sa ating mga tanggapan, sa ating mga branches, ay handa naman pong tumulong ang ating mga lingkod Pag-ibig. Mabilis naman po yon. Ang registration would take, 5 to 10 minutes. So, yun po. Mabilis pong magagawa yun at aalalay po yung ating mga lingkod Pag-ibig sa kanila. What are the requirements, sir? For example, it's your first time. Well, ang pinaka-basic po ay yung 2 basic government-issued IDs. Pwede po dyan, halimbawa, license, or PhilSys, or UMID, or your passport. Paano yung iba? Isa lang ang government ID nila? Okay akong kilalang ganun. Opo, okay na po yun. Hanap na lang po kami ng paraan kung paano validate yung ID. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Alexander Hilario Alex Aguilar, ang Deputy CEO ng Member Services Cluster ng Pag-ibig Fund. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin.